guys, John here from Jason Shoko ICT Services. Please don't forget to like and share our video and subscribe to our channel for more future contents. Thank you! For today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano po baklasin at linisin yung OlMaster Turbine laptop cooler po natin, all-in-one cooler. So, napansin ko kasi medyo nagbi-build up na sa loob yung mga alikabok dahil maalikabok dito sa area namin. So, I think it's time para linisin and siguro langisan na din yung mga bearings niya kasi medyo maingay na. So, okay. So, ito na po, bubuksan na po natin siya. So, first time ko pong bubuksan itong OlMaster. So, huhulaan ko lang din kung paano siya buksan. So, based from kung ano yung nakikita ko, ito kasi, ito natatanggal yung button or yung takip niya, yung para sa dial. And then, wala naman tornillo dito. So, somewhere in production, meron tong pinagpasukan. So, ito, natanggal ko tong taas, pero hindi siya nag-give. So, ibig sabihin, meron siyang tornillo. And dito, inimbestigahan ko yung ilalim. So, may nakita akong, ano dito, mga screws. Ito, ayan, may screw dyan. So, hindi ko na ito babaklasin dahil mahirap magtanggal. Gagawin ko, susugatan ko na lang siya. Ayan. Katapat nung butas ng tornilyo. That way, pwede kong ilusot yung screwdriver ko. At mabuksan siya. Ayan. So, lumuwag na. So, hindi ko natatanggalin tong buong pad. Kasi, may dikit siya eh. Mahirapan tayong idikit siya ulit. Maganda yung quality ng pandikit niya. So, tanggalin natin yung tornilyo. One. Ito natin lagay. And then, I think meron din dito. So, gawin natin, nahanapin natin siya by pressing. Kasi, pagka merong slot ng tornillo dyan, mararamdaman nyo agad nalulubog yung daliri nyo. So, ito yung isa sa kabilang dulo. So, butasan lang natin ng maliit para makalusot yung screwdriver. Yun. Oops, meron pang konti. Medyo mahaba yung tornilyo niya. Ayan, tanggal na. So, balik na lang natin pa para hindi mawala. Okay, so sa side na to, mukhang nandito yung bearing ba to? Or yung motor housing niya. So merong maliit na relay. So hindi na natin gagalawin yan. Ang goal lang natin is malinis yung turbine saka yung housing. And if possible, malagdagan natin ng langis. So mukhang yung nandito sa loob, stabilizer, so hindi talaga natin siya gagalawin kasi baka masira. So tanggalin natin tong top cover. So paano ba siya natatanggal? So mukhang pinapry open lang siya. Ito nakaangat na.
Lutan natin siya ng frying pan. Pwede natin gawin dito. May tornillo din siya dito. And isang tornillo. Okay, mayroon pang dalawang tornillo dito sa baba. Kaya niyang matanggal kasi meron pang tornillo. So huwag natin pupwersahin, no? Daan-daan lang, and then pag ayaw talaga, isa lang ang ibig sabihin lang na meron pa pang hindi natatanggal na screw. No. Lagi na pag nag-ano tayo, pag nagbabaklas tayo ng gamit, ang lagi lang nating iisipin, ano, tao lang din yung gumawa niyan. No. Merong prosesong pinagdaanan yan para mabuo at maklas. Yun. Slide na to. Open. Sandal na. Yan. So, natanggal ko na yung cover. So, makikita nyo, ang dumi. So, lilinisin natin to ng tubig sa labas. Pati na rin siguro itong turbine. Makatanggal naman yata ito. Okay, so ilalapit ko kayo para makita nyo. So, ayan. Okay. So, ito yung turbine. Medyo ano siya, maganda yung quality niya. Naka-mount siya sa stabilizer. Ito. Ayan. Ayan, naka soft mount siya. Kaya hindi siya maingay. Kasi pagka naka hard mount yan, yun, maingay. Ang gagawin siguro natin dito ay bubunutin natin to. Ito kasi yung power. Tapos babaklasin natin siya. Okay, more baklasin. Ito naman, paano natin siya tatanggalin? May plate siya dito. Oops. God, so dirty. Kaya pa naman nung ano, dumudumi ng ganito yung mga gamit. Wala yung ano. Ay, pag-iwiwalayin po natin yung mga tornilyo kasi magkakaiba sila ng sizes.
So I think ang babaklasin natin ay ito. Yun. Maganda talaga yung pagkakagawa niya. Naka-soft mount lang siya dito sa loob. So, madali siyang hukutin. And yung kabilang side din. So, kaya pala hindi siya maingay. So, balik natin yung tornilyo na pwede naman palang hindi natin tanggalin. Okay, so baklas na siya. Uhugasan ko muna siya sa labas. Okay, so see you later. Okay, nalinis na natin siya. I-assemble na ulit natin. Or bubuoy na ulit natin yung unit. So ito ay dito. Okay, so
base. Kakabit natin yung mga paa. So ito ay dito. Ito naman ay dito. Okay. Next. I-route natin yung side panel. Ang ideally kasi pagka inassemble natin siya in reverse order kung paano natin siya binaklas. So ang huli natin binaklas dito ay itong side. Okay, tapos yung mga power connectors. Ito nakuha natin to dito. So dito din natin siya ilulusot. Ayan, may nakalagay dito cable. Pan and power. So, dito natin siya lalagay sa power. Ito. And then, ito. So sabay natin ikakabit. Tinanggal ko pala ito kanila. Okay.
say, yung route natin, yung cable. Patong natin siya dito. Then of course, sasaksak natin siya sa fan. So, may tatlong tornillo dito. Okay, so ito naman. So meron tong rubber lang siya. Okay, sisiksik lang siya, natin siya dito. Gently. And then yung other side naman. Baliktad yata eh. Yun. Baliktad nga. Hindi pala yung
Okay, bago natin siya completely assemble, testingin muna natin. Umandar na ulit siya. Lakas talaga ng buga niya. So, kung nagtataka kayo bakit ganito to, soft mount. So, pagka kasi naka-hard mount to, kung dalagay niyo dalira niyo dito, sobrang lakas ng vibrate niya. So, kung wala itong soft mounting tool na ito or yung soft mounting niya, so magba-vibrate siya, para siyang cellphone na 3310. Malakas ng buga niya. So malakas na ulit yung buga niya kasi nalinis na eh. Lalagyan ko sana siya ng oil kaya lang wala na pala akong supply. Okay, so ikakabit na natin yung last part. So, ito ay ganito. Snaps into place. Okay, ang galing muna natin. Ito naman. Okay. So that's it for our video. See you next time. Thank you. Hi guys, John here from Jason Shoko ICT Services. Please don't forget to like and share our video and subscribe to our channel for more future contents. Thank you.